So, kamusta ka barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isa na naman Minecraft video. At itong Minecraft video ay tungkol na naman sa survival let's play natin mga kabarkada. At ngayon ay episode 46 na, tama ba ako? Di ko alam, pero alam ko 45 last time. So kung nakikita nyo dito mga kabarkada, may mga nag-comment kasi sa inyo, Quiz Lai, para po mas maganda po yung maging flooring nyo dito sa medieval district natin o sa ating castle, ay dapat lagyan nyo po ng mga buttons, ng mga pressure plate para po magmukhang ano, mga bato. Tapos ito parang mas mataas doon na ano na mga lupa. So ayan, nilagyan ko na sila mga kabarkada. Ano ginagawa nito? Ayan, nilagyan ko ng pumpkin dyan. Dapat lalagyan ko din ng melon siguro next time. So kung nakikita nyo dito mga kabarkada, nilagyan ko na rin sila ng mga ladders para magkaroon tayo ng parang ano tawag dito? Depth. Kumbaga parang nakalubog yan. So yon. So kung nakikita nyo dito mga kabarkada, kung hindi mo pa napapanood yung previous episode, ginawa natin tong temple na to. Hindi ko alam kung ano ba tawag dyan. Bahay. Kasi yung mga ancient kasi parang temple sila, diba? Pero ayan, bahay yan. At ngayon, gagawa pa tayo ng isa pa. At ang gagawin naman natin ngayon ay tower. So, ang gagawin natin tower ay parang ganyan lang din. Pero medyo mas maliit ata. So, lalagyan natin ito yung mga bawat corner ng spruce ulit. Kasi ito yung mga primary blocks natin. Tapos, ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng... ano ba tawag dito? Lalagyan natin siya ng parang... madaming floors, kumbaga. Tapos ito nga palang ano natin, ito. Itong ating house na to mga kabarkada ay nilagyan ko ng interior. Kung nakikita nyo, meron ng mga higaan dito. Ayan, may mga bunk bed dyan. Ibig sabihin, pwede silang mga matulog dyan, yung mga villager. Kasi lalagyan din natin ng villager to. Ito nilagyan ko lang ng chest sa ibaba pero wala pa naman functionality. Ay, wala pa pala to trapdoor. So lalagyan ko lang. At hindi ko na masyadong in-interioran to kasi hindi naman to masyadong magagamit. Kasi syempre, dami na natin location. Alam nga mapuntahan ko to lahat, diba? So yun. At meron nga pala ng mga nag-comment sa inyo, Quiz Lai, hindi nyo na po kailangan ng tubig kasi pwede nyo pong tanggalin yung camphor kapag ni-right click nyo. So pag ni-right click ko, pwede nga. Hindi ko alam, hindi ko siya alam na pwedeng ganun. So may mga bago talagang feature ngayon na yung iba, hindi ko pa alam. Pero halos lahat naman ata ay na alam ko naman na masyado. Pero yun, hindi ko alam yon. At isa pa sa mga ano nagsabi sa inyo ay pwede akong kumuha ng terracotta. Hindi ko talaga alam yon kasi dati nakakalimutan ko na pwede nga pala yon kasi 'di ba dati may colored terracotta pa ata. Eh ngayon meron na lang tayong simple na terracotta or meron pa rin atang terracotta ngayon. Siguro alam ko meron pang terracotta ngayon eh. Pero hindi ko alam na pwede kang gumawa ng glazed terracotta gamit yung clay. So maraming salamat sa mga nag-comment dyan na pwede pala yun. Hindi ko alam, hindi kasi ako masyadong gumagamit ng terracotta kaya hindi ko parang kabisado na pwede pala yung ganun. So ayan, so ang gagawin natin ngayon mga kabarkada ay simple lang. Katulad lang din ng bahay na nakikita nyo dyan sa likod pero mas mataas to kasi ang mangyayari kapag meron na dito mga blocks, ang mga gagawin naman natin ay lalagyan natin dito, di ba? Lalagyan natin ng ganyan. Tapos, dapat ano to, yung mga, itong spruce wood na all sides. Dapat yan yun. All sides dapat yan, dito, all sides. So, dapat, ang mangyari all sides dyan. Tapos, ang gagawin naman dito, pagkatapos niyan, ilalagyan pa natin siya ng parang, sakto may oak tayo nadala. Pero, yung iba nasa taas. Nasa taas. Andun sa may chest na yun. So, pupuntahan natin yan mamaya. Ang gagawin natin dito, ay lalagyan ulit natin dito ng spruce. Tapos, lalagyan ulit natin ng birch. Dito. Yan, tatlong ganyan. Tapos i-strip ulit natin yan. Tapos pagka nakapunta na tayo sa may pinakatuktok dito, ang gagawin natin, kukoveran ulit natin. Tapos maglalagay ulit tayo ng spruce wood dito. So lagyan mo ng cover to, wood dito. Tapos lalagyan ulit natin dyan ng ganyan. Tapos lalagyan ulit natin ng birch. So ganun yung gagawin natin. Papataasin natin to at dapat yung magiging itsura niya ay ganyan. Tapos babalik na lang ako sa inyo mga kabarkada kapag nagawa ko ng mga 1, 2, 3, 4, mga apat na layers or lima. Kapag medyo maliit-liit na yung ibabaw, siguro mag-aapat lang tayo or maglilima. So babalik na lang ako sa inyo mga kabarkada kapag nagawa ko na yon. Ganyan yung gagawin ko, so sana masundan nyo yan mga kabarkada. All sides yan, lahat ng sides lagawin natin ganyan. At syempre, kung nakikita nyo lahat talaga ng mga magiging building dito sa ancient district ay magkakaroon ng kabusto na sahig. So yun, so babalik na lang mga kabarkada sa inyo kapag tapos na ako dito. Let's go! So yun, nakabarkada, natapos ko na siya. Medyo mataas-taas na siya, nakailang floor ba ako? 1, 2, 3, 4. Ayan, naka-apat na floors ako. At ang gagawin ko naman ngayon dyan ay lalagyan natin siya ng bubong kada floor. So parang naging tower talaga siya. So itong area na to pupunoy natin to ng mga ancient building. So itong building na to lalagyan natin to ng bubong. Katulad ng bubong nung isa na yon. Pero ito medyo parang meron siyang
ano tawag dito, may space siya sa gitna. So ang gagawin natin para siyang mag-scaffolding tayo para mas mabilis, lalagay tayo dito ng mga stone brick na stairs dito sa may part na to. Yan. So pinapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin kasi alam ko may mga magko-comment na naman dyan ng Kuya Sly. Baka hindi mo pinapakita, gusto po namin gayahin. So yun. Ito, pinapakita ko na. Chillax ka lang. So kada ganyang layer, lalagyan natin ng stone brick stairs. Tapos ang gagawin naman natin ngayon, lagyan natin scaffolding dito para makapag-shift tayo. So may pinakagitna, sisirain natin yun. Tapos maglalagay tayo dito ng block. Maglalagay tayo dito ng block. Akit ulit tayo. Napaka-useful na ito scaffolding. Buti na lang talaga na-invento. Kahit hindi ko siya masyadong ginagamit nung umpisa. Tapos lalagyan natin dito ng stairs at lalagyan din natin dito ng stairs. Ganyan. Kada layer, kada isang ganito, lalagyan natin ng ganitong parang pa-arc ko siya, parang pa-arc. Dito sa may area na to, lalagyan natin dito ng mga oak wood stairs para mag-ano siya, ma-complement niyo yung kung ano talaga yung design dito sa ating ancient district. Kung nakikita nyo naman. Tapos dito, lalagyan na lang siguro natin dito ng stairs na nakaganyan. So parang magiging ganyan siya. Dito lang sa harapan, tapos sa may gilid, sa may likod, diretso na siya, wala ng ganito. So yan, lahat ng layers, lalagyan ko ng ganyan, pati dito, dito sa may taas, pati sa may pinakatuktok. Actually, pag nilagyan kasi natin to, mahihirapan tayong maglagay ng, ano dito, ng bintana. So, pero parang mas okay naman na ako sa ganyang itsura. So ayun, so tutuloy ko na lang 'to mga kabarkada tapos babalik na lang ako sa inyo mamaya. Yung ano, malapit na kasi tayo mag-episode 50. So alam niyo na, world download. Marami pa rin kasi nagtatanong, Kuya Sly, paano po ba ma-download 'to? Andiyan lang naman yung link sa baba, yung pinakaunang link na makikita niyo diyan sa baba ay nandiyan na lahat ng Facebook ko, Instagram ko, Twitter, lahat ng mga pwede niyo kailanganin nandiyan na mismo sa unang link na nandiyan sa baba. So yun, download nyo to pag episode 50 na, maglalabas ako ng episode 50. Tapos pagkatapos yung panoorin yung episode 50, pwede nyo na i-download yung world. Pindutin nyo lang yung link dyan sa baba. At yung mga YouTuber dyan na nanonood sa akin, pwede nyo gawa ng content to. Kasi may mga nagtatanong pa rin sa akin na pwede ba namin mag-tour or pwede ba namin parang lagyan ng content or basta ganyan. Kung gusto nyo lagyan ng content, lagyan nyo. Basta lagyan nyo lang yung hashtag Vilkadahan or hashtag Slide the Miner para makita ko siya. Makapag-comment man ako kapag nakita ko yung video nyo. So yun. So yun, episode 50 mga kabarkada. Huwag nyo kakalimutan, download nyo na to. At babalik na lang ako sa inyo mga kabarkada kapag nalagay ko na lahat nung bubong. So let's go! So yun, nakabarkada yung mismo building. Nakakatawa kasi nilagyan ko pa siya ng scaffolding talaga sa lahat ng sides. Wala, nakakatawa lang kasi tignan. Tingnan nyo, para siyang kinukonstruct na building. Kasi gagamitin natin yan. So mamaya i-co-collapse natin yan. Isa rin yun sa mga gusto kong ginagawa kapag gumagamit ng scaffolding. Yung i-co-collapse mo siya, kapag may sinira ka dito isa, lahat siya mag-co-collapse. Ay, hindi naman lahat. Kumbaga parang, pag sinira mo itong mga foundation. Uy, hello? Hello? Wop. Hindi ka pwede. Oh, ano, wala, hindi mo ako mapapasabog ngayon, not today. So, yun, so kung nakikita nyo mga kabarkada, tapos na yung bubong, at ang gagawin na lang natin ngayon dito, ay lalagyan natin yung, asan ba yun? Ang gagawin na lang natin dito, ay lalagyan natin siya ng ganito, itong mga, fence na to. Kung nakikita nyo, binago ko to kasi dati cobblestone to, pero yung loob, cobblestone pa din. Tapos itong labas, pinalitan ko siya ng stone brick. Tapos lalagyan natin siya ng mga fence. Lalagyan natin ng ganito. Ganun din. Same design lang ang gagawin natin dito. So, tapos ipapasa natin siya dito. Tapos na, lalagyan lang natin siya ng bintana. Tapos tingnan natin kung ano yung magiging resulta. At syempre, mapakita ko sa inyo yung pag-collapse natin dito sa scaffolding nito. Napaka-satisfying nito sa inyo. So, mabalik na lang ako sa inyo mga kabarkada kapag nagawa ko na yung mga mismong mga small details na yan, yung mga details na yan. At mabalik na lang sa inyo. Let's go! Well, actually, hindi naman na natin kailangan to scaffolding. So, pwede ko na siyang tanggalin. Tanggalin ko ito pinakababa. Ayan na, kukulaps na yan. Ang cute niya talaga pag nagkukulaps eh. Teka, daan tayo. Oh! Dapat talaga, sabay-sabay ko sila nakulaps eh. Hey, tama, dami na lalaglag na entity, maglalag ako nito, napakadami. So umuha ako ng mga torch kabarkada kasi alam ko na kung saan ang gagaling yung mga spider na tunog dito sa ilalim. Ayun oh, tingnan yung dami spider oh. Dito pala sila namamalagi, nakalimutan ko pala lagyan ng torch to kung ano mga ginagawa ko. Tingnan yung dami spider, may creeper pa, oh naku folks. Ito, may spider oh. Op. Lumayo kayo sa akin. Buti na naman. Tatlo! Ano ba yan?
Dito pala kayo nag-spawn, hindi ko alam. Hindi ko nalagyan ng ilaw to, hindi ko nalagyan ng ilaw. Tapos kayo dyan. Huwag niyo ako pagtulungan, dahil tutulungan niyo ako mga creeper kayo. Thank you sa gunpowder. Yun lang masasabi ko kasi kailangan ko ng gunpowder. So ayun nga, dito pala sila nanggagaling, dito pala sila namamalagi, dito sila nagtatago, dito sila kukumpulan. Kaya pala may narinig ako minsan zombie, may narinig ako skeleton, hindi ko alam kung nasan sila. Yung pala dito sila sa taas, hindi kakalimutan ko lagyan ng ilaw to. So ayan, nilalagyan na natin ng ilaw at sana yung iba pa mga parte ng mga iba pa nating building, malagyan ko din ng ilaw kung sakali man. May ganito palang klaseng ano dito, lugar dito, hindi ko alam, nakalimutan ko na nila. May ganito nga pala dito yung may butas. So ayan nakabarkada, tapos na yung ating temple. Laging temple sinasabi ko kasi mukha sila temple lahat. Ayan, tingnan nyo. Wow! Apat na palapag yan. Katulad lang din siya ng design na nandito sa likod. Pero mas malaki ito. Kung nakikita nyo yung mga bubong neto, maliit lang ito. Malaki yung bubong neto eh. Tapos kung nakikita nyo naman dito, napakalupit na itsura niya. Oh, ang taas niya. Ang angas. May mga nagtatanong sa akin, Kuya Slay, saan nyo po nakukuha yung mga design na yan? Saan nyo po yung naiisip? Nagsisearch ako sa Google ng mga ancient talaga ng mga itsura, lalo na sa mga Japanese, ano, tsaka Chinese references. Yun yung mga tinitignan ko. Tapos, parang ginagaya ko yung structure nila, pero pinapalitan ko siya ng itsura. Ayan, ganyan yung mga naiisip ko. Actually, may ganyan talaga eh. Alam ko sa China ko ata nakita yung ganyan na design. Kaya, ayan, inadapt ko siya, tapos nilagay natin siya dito sa Minecraft. At may mga nagsasabi din sa inyo, Kuya Slay, lagyan nyo po ng mga puno kasi ang pangit po talaga pag walang puno. Sabi ko naman noong previous episode, sabi ko tatanggalin ko lang yung mga puno na yan pero ibabalik ko din yan. Pero yung ibabalik kong puno, yung mga custom trees na. Yung mga may ano na talaga, yung ako na mismo yung gumawa ng trees. Kaya yun. So next time gagawa tayo ng mga custom trees. Pero kung titingnan nyo to, tapos na talaga tong building na to pero wala pa siyang interior pero may hagdanan na siya paakyat. Hindi pa pala tapos to, kalang tapos na. So ayun, meron ng mga hagdanan dito paakyat. Lagyan natin ng torch dito ba kasi may mag-spawn. Pero papalitan natin ng lantern to. Nag-iipon lang ako ng iron. At syempre, sobrang tagal ko naglalaro ngayon, lagi ako online dito sa world natin. Kung titingnan nyo yung iron golem farm natin, di ko alam, napakadami na pala niya na-produce. Kumbaga, hindi naman napakadami. Kumbaga, hindi ito yung typical na mapoproduce niya. Naka one stack and a half tayo. Hindi ko alam kung kailangan dapat masaya din yung mga villager. Kasi parang inopen ko na tong area na to. Kung nakikita nyo dito, parang nakabukas na siya. Tapos kapag naipit ba sila? Hindi ko alam kung naipit sila o ano. Pero yan, nakabukas na siya. Pwede na sila matulog dito. Tapos yan, di na sila yung nagagalit masyado. Kasi madalas minsan nagagalit sila. Madalas na minsan pa. Minsan nagagalit sila kasi hindi sila makatulog or hindi nila malapitan yung mga workstation nila. Kaya ayun, nung naging maluwag dun, parang bumilis ata yung pag-produce nila ng iron. So ayun. So, syempre bago natin tapusin itong episode na ito mga kabarkada, dahil medyo tumatagal na siya, nakaka 4 hours na ata ako ng recording kasama yung mga resource gathering syempre. So ang unang question natin for today ay nanggaling kay Yasir Dwayne. Sabi niya, bakit po Minecraft lang ina-upload ninyo sa YouTube? Actually, hindi lang Minecraft ang ina-upload ko sa YouTube. Meron din akong gaming channel or random gaming channel na lahat ng games siguro ay lalaroin ko dun. Yung mga gusto ko talagang mga laruin ng mga games, yun yung lalaroin natin sa channel na yun. At yung pangalan ng channel na yun ay Sly the Miner RPG. Or pindutin mo na lang yung pinakaunang link dyan sa baba, makikita mo na yung mga kabarkada ang pangalan na yung gaming channel. Kasi meron na akong link dyan na kung saan pag pinindot mo yan, lahat na mismo ng mga links, kumbaga lahat ng mga social media accounts ko nandyan na, so hindi na kayo mahihirapan. Tapos yun, meron na rin ako isa pang channel, yung aking vlogging channel. Actually, hindi siya vlogging channel, kumbaga parang ano ko na siya, parang personal channel ko na siya na kung saan dun ko i-upload yung mga videos ko about photography or cinematic videos. Kasi yun po yung isa sa mga passion ko pa, ay gumawa ng mga videos. At ang course ko nga po ay digital arts. Marami din kasi nagtatanong. At syempre ang kukunin ko po sa college ay multimedia arts or bachelor of arts in communication. Kahit alin doon sa dalawa, pwede na ako doon. So yun, meron akong nakabili na ako ng DSLR camera. Sa mga nagtatanong dyan, kasi sabi ko dati bibili ko ng DSLR camera, ito nakabili na ako, kaya mabubuhay na ulit yung isa kong channel dahil ginaganahan na talaga ako mag-videos. Actually, nag-video na ako kanina at sana ma-edit ko na siya at makakuha pa ako ng marami pang videos. So yun, at gusto ko lang pasalamatan yung mga channel members natin. Ito, hindi ko pa rin nalalagyan ng armor, si King Angelo, tapos si Kuya Crizalgen, ayan,
Ito si Kuya Crizal dyan, nandito. Tapos nandito si AG News, tama ba? Ito si AG News. Tapos nandito si... Ay, si Aaron Place pala, si Aaron Place. Sila pa rin yung ating mga channel member. Maraming maraming salamat sa mga channel member dahil sinusuportahan talaga tayo. At syempre, marami din nagsasabi sa inyo, Kuya Sly, bakit po sila lang yung may channel member... Wala na ako rockets. Sila lang po yung may channel membership na video. Bakit po kami hindi namin pwede makita yun? Kasi yung mga video na yun ay time-lapse lang ng mga mining ko, ng mga resource gathering ko. Tapos nagsasalita lang ako doon. At syempre, kaya ako ginawa yun ay para sa kanila. Para maisoli ko naman yung binibigay nila sa akin na donation. Kasi hindi naman ako ganun madalas nagla-livestream. At sabi ko nga, yung livestream ko na nakaraan yun ay yung huli kong livestream for now. Kasi wala. Ang bagal talaga ng internet kaya hindi talaga ako makapag-livestream na maayos. At syempre, hindi nyo rin mapanood na maayos. Kaya hindi na ako mag-livestream muna. So yun. So, ang susunod naman na tanong ay nanggaling kay Terence Matthew. Sabi niya, kailan po kayo maglalabas ng survival hardcore? May mga nagtatanong kasi sa inyo, Kuya Sly, bakit hindi nyo i-hardcore survival yung world nyo? Kasi nasa Bedrock Edition tayo, nasa Windows 10 tayo or Pocket Edition at walang hardcore mode na feature dito. Ang feature lang meron dito ay survival, creative at adventure. Sa hardcore survival let's play natin, kailangan natin ng Minecraft Java. Meron na akong Minecraft Java, pwede ko na rin simulan yung hardcore survival let's play. Pero syempre hindi pa tayo nakaka-reach ng 100 episodes dito sa ating Vilkadahan dahil ang gusto ko nga matapos muna yung season 1 ng Vilkadahan bago natin simulan yung hardcore survival let's play. Kung saan magpapahinga muna tayo ng mga ano lang, mga episodes ng basta yung hardcore survival let's play natin, yun yung pahinga natin. At balak talaga namin nila Maki tsaka ni Starseer magsimula ng hardcore survival let's play na series. Yun yung balak namin talaga. At meron kami mga plano talaga sa hardcore survival at yun yung magiging pahinga ko bago natin simulan yung season 2 ng survival let's play na Bedrock Edition ulit. So ayun, kasi marami talaga may gusto sa inyo na mag-Bedrock Edition ako, kaya mag-Bedrock Edition pa rin naman ako. Pero siguro pagdating ng panahon, mag-Java na ako kasi gusto ko talaga ng Java. Mas gustong gusto ko yung mga mechanics ng Java kasi, at yun yung mas sanay talaga ako. Kaya yun, balang araw mag-Java talaga ako kasi may Java na talaga ako ngayon. Pwede ko na, naglalaro na ako ng Hypixel dun. So ayun, so yun lang naman para sa araw to mga kabarkada. Maraming maraming salamat sa panonood nyo at huwag mo kakalimutan mag-subscribe. At i-follow mo na rin yung mga social media accounts ko na dyan sa baba. Andyan na rin yung map of Vilkadahan nung episode 25 pababa. Syempre yung episode 50 pababa ay paparating na. Basta mag episode 50 na tayo, lalagay ko na yung bagong map doon. So yun lang naman para sa araw to mga kabarkada. At hanggang sa muli, goodbye! Masa ba yung gunpowder? Wala na akong rockets eh. So gagawa lang ako ng rockets. Tapos trabaho na ulit ako. Mag-farm ulit ako. Bye! Yay!